Yan. 60, 50, saka 54, 164, plus 50, 214, plus 36. Sakto guys, no? 250 guys na pichay, no? Ang ating na-transplant, no? So, ang gagawin natin guys, yamang ito ay magkasunod-sunod ng mga araw, no? Titignan natin yung kaiba. Hello guys, good morning. Andito ulit tayo sa ating Butchok Mini Farm. Ngayon ay April 12, 2021. Mayroon tayong gagawin ulit na experiment, no? Tungkol naman ito sa gagawa tayo ng pagtataniman ng pechay sa ano guys, no, hindi dito sa direktang lupa, no, kundi sa pamagitan ng tray ng rice, no? Okay, so ang gagawin ko dito guys ay magkukupit na ako ng sako. So ang sakong ito ay yung sakto lang sa tray. Tapos ang gagawin natin ito guys ay lalagyan natin ng lupa. Yan. So meron akong maraming tray yan. So ngayon guys ay kukupitan ko muna sila ng mga sako, no? Okay, tara, isa natin. Okay, so ayan guys, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So ang gagawin natin ngayon guys ay kukuha tayo ng lupa sa kapit bahay, no? Kapit bakuran. Okay, so ang kailangan natin ay yung timba, tapos yung ating yan, para. Okay guys, tara. Umpisa natin na matapos natin. Malaki. Lol. Buwanang ato. Binilag lang naman dyan. Iwan. Kaya sayang lang. Pero saan ba niluluto yan? Sinigang. Ah, yung pangpalapot, no? Tapos sa ginapa. Kaya lang, tsaka rin sawa rin sila eh. Mm-hmm. Pero yung gabi na maliit, yung panlaing, yun yung mga bilog-bilog lang, oh, nakalaki. Oo, oh, maliliit lang lang. Yung pang ano lang talaga, no? Yung pang naglalaman talaga. Ay. Sayang, no? Sayang, guys, no? Papansin nyo, guys, no? Napakataba ng lupa dito, no? Kaya dito tayo kukuha ng ating pagtataniman ng ating pechay. Okay, tara na guys. Umpisa na natin. Nakala na ito yung binungkol ko. Sige, try natin. Yan guys. Una kong sandok. Ang pala. O guys, napakatabang ito. Yan. Okay. Umpisa na natin. Yan guys. Nakaisang timba na tayo. Tara. So ito guys, no, i-boost mo natin dito kasi mamaya ay bibistayin pa natin. Yeah. Oh, napakaganda guys, no. Black soil talaga, no. Tara, punin natin yan. Ayan guys, no, nakadalawa na tayo. Yeah. Panalo. Black soil. Ito talaga yung tinatawag na black soil. Yan. Yeah. Buhag-hag. Bulati. Ayun. Ayun dahil bulati. So ayan guys, no. Nakakota yung tatlong timba na black soil. Ngayon guys, ang gagawin natin ay yan. Coffee break.
Okay guys, na tapos na tayo magkape. So ang gagawin natin yan ay magbibistay ng lupa dito sa ating bistayan corner. Okay guys, tara. Okay guys, ito na yung ating nabistay na dalawang timba, no? Yan, meron pa tayong isang timba rito. Ito yung gagawin natin guys, ay haloon natin siya ng siyempre yung ating rice hull. At yung nagkikisan ng kukulambe, no? Aba, pero. Oh, sayang yan. Pamimigay ko na lang to sa kapitbahay ko. Tapos pagkataan mo eh. Pamimigay ko sa kanila. Sayang din. Teka. Okay, boss na. Ayan na. So, lagay natin guys ay imimix natin, no? Para ilagay na natin siya dito. Yan. Okay. So yan guys, no, nakadalawa na tayong tray. So may lima pa guys, no. So itong tray na to guys eh, meron siyang lapad na utas na 10 cm to guys, no. Yan. So kung 10 cm to yung lupa, siguro mga 3/4 lang ilagay natin guys, no. Kasi napansin naman natin na ang pecha hindi ano malalim yung pagkakugot niya, no. Laging nasa ibabaw lang. Maugot siya pero yung hindi siya bumabaon na igi yung kanyang ugat, no. Nasa bandang ibabaw lang. Kaya lalagyan natin to guys ng mga 3/4, no. Yan. Okay guys. Tuloy-tuloy natin guys. Okay guys, ayun na, no. Natapos natin yung pitong tray na lagyan ng ating garden mix, no? Garden soil mix. Okay. So, yamang mayroon pa tayong pitchay guys, no? Dito natin itatrim ngayon yung pitchay, no? Kasi sayang lang guys yung ating punla kung tatapon natin o matututan ng yan. So, soil guys, ang gagawin natin ay didiligan muna natin siya guys, no? Okay, tara. So, dilig. So, yung tree guys, nabili natin ng 10 piso isa, no. Dahil sa pito yan, 70 pesos, no. Yan. Sabi ko nga dito sa ating lugar marami tayong mga kapitbahay na pwede natin mapagkuhanan ng mga kagayang ganitong gamit natin sa ano, no, sa pagka-garden, no? Ito guys, no, pag nag-garden kayo sundan nyo itong procedure na ito, no. Sigurado yung inyong itatanim o itatransplant ay madaling tumubo, no. Yan. Naku guys, napakasustansya ang lupa na to. Dahil boghag, tapos ang pinagkuha natin sa ilalim ng puno ng sagi na kung saan ang mga bulati yun ang paborito nila, no, yung lilim ng saging kasi napakalamig doon, tapos yung mga pinagtabasa ng dahon saka yung ano niya mismong puno niya, no, yun pala yung paboritong lunggaan ng mga bulati, no. Okay guys, tapos na tayo. Okay mga guys, na ito na yung ating
natitirang pichay. So ang gagawin natin ngayon dyan guys ay itatanim natin to lahat, no? Yan. Kaysa masayang guys, no? Mas maganda mapakinabangan pa. Yan, okay. Tara. So ayan guys, natapos na natin ating huling-huling pichay seedling transplant, no? Yan. So ang nagamit natin guys ay halos lima at kalahati lang, no? Kasi dito hindi na wala na, tapos yung isa ay empty, no? So as usual guys, ang ginawa nating procedure ay yung nilagay natin lupa na may halong na may combination na garden soil, kukupit, saka yung rice hull, no? Tapos bago natin i tanim yung pechay, diniligan muna natin. Tapos after natin diligan, pinaghiwa-hiwalay natin yung pechay sa procedure na kailangan. Ilubog muna sa tubig yung buong punla para matanggal yung lupa at para mas mabilis na ihiwalay, no? Tapos yung ginawa natin kanina ay yung bawat ano punla ay binalot natin ng basa na lupa bago natin siya itinanim dito, no? Kaya saan natin guys na madali itong makarecover, no? So ngayon ay hindi gaano mainit, no? Yan. Pero ang gagawin natin guys ay lalagyan pa rin natin ito ng screen, no? Para hindi siya gaano direkta sa araw. Okay guys, no? So itong screen na to ay tatanggalin natin ito, no? Total ng pitche na to ay ito na sila guys. 4 days na silang naka-transplant, no? Napansin ko ay yan, possible na sila, no? Kaya pwede natin tanggalin na yung screen. Okay guys, tara. Okay guys, ayan na, no? So naikabit na natin yung ating screen, no? Yan. Para protection sa ating bagong tanim na bagong transplant na pechay. Okay. Ayan guys, no? Diyan natapos yung ating pagtatransplant, no? So sa kabuuan guys, ilang pechay ang naipunla natin, no? So unang batch ay 60, ayun. Pangalawa ay yung nakahanging na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 rin, no? 60, 50, saka ito 54, 164 plus 50 214, tapos no, itong huling-huli ay 5 times 6, 30 plus 6, 36. So kulang-kulang ay may git 200 guys, no? 250, no? Yan. 60, 50, saka 54, 164 plus 50, 214 plus 36. Sakto guys, no? 250 guys na pechay, no? Ang ating i-transplant, no? So ang gagawin natin guys, yamang ito ay magkasunod-sunod ng mga araw, no? Titignan natin yung kaibahan nila sa paglago, no? Kagaya nung una guys, no? Yan. So 4 days na yan. Tapos ito naman nasa yun naman guys ay 3 days na, no? Yung nasa plastic bottle, ay ano yung disposable cups, no? Na 16 ounce. Tapos yung pangatlong batch ay ito. Yan. Tapos yung pang-apat na batch ay ito. Yan. Saka yung huli ay ito. So makakasunod na araw sila guys, no? So tignan natin guys kung gaano kung ano yung pagkakaiba nila, no? Ibig sabihin yung paglago nila, no?
Tapos yung itsura ng dahon, no? Resulta ng dahon, no? Yan. Yamang ang pinandidilig natin dito, guys, ay pare-press lang, no? Yung nakababad na mga dahon-dahon, no? Kagaya yung kamuti yan, no? So, mamayang hapon gagamitin ko yung pandilig sa kanila lahat, no? Yan. Dinidilig ko lang yan sa pechay lang, no? Yan. Tapos kung may sobra doon sa mga punlaan natin, no? Yan. Samantalang yung kangkong, guys, ay dinidiligan natin ang direkta ng tubig, no? Nawasa. Yan. So, okay, guys, dito natapos ang ating assignment sa araw na ito. Sa umagang ito. Yan. After ng yung isang linggo, no? Update ko kayo kung ano yung resulta ng pagtubo ng ating mga pechay, no? Okay, guys, no? Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating video, no? Asahan nyo, guys, na sa ating experiment marami rin tayo matututunan, no? Yan, bagamat tayo ay hindi eksperto sa gayetong gawain, no? Pero sinisikap natin yamang pandemic ngayon, gumagawa tayong paraan para tayo ay kumita or malibri man lang ang ating pang-araw-araw na gastusin, no? Tulad ng pamimili ng gulay. Okay, guys, maraming maraming salamat at lagi natin tandaan, kung tayo ay magtatanim, tiyak na tayo ay may anihin, kung hindi bukas, sa makalawa o sa susunod pa maaraw. Okay, maraming salamat, guys. Bye! Ayan, guys, no? So yamang nakatiwamang tong tray na to, no? Yung ating bawang na ipinunla sa tubig, yamang sumibol na, guys, no? Nagkaugat na, no? I-transfer na rin natin siya, guys, no? Yan, sagat pa, guys. So dalawang buong bawang yan, no? So nagka-produce siya ng 18 na bawat 18 na punla, no, sa dalawang pirasong bawang. Ngayon, guys, ang gagawin natin ay ano to, bawang, sayang, tuktarin natin. Meron ulit tayo dalawang bawang dito, guys. So ang gagawin natin dito, guys, ay ipalit natin dito, no? Yan, para magkasibol ulit, no? Okay. So, bago natin yan iwan, guys, babatan muna natin yung bawang, no? Ayan, guys, no? So, yung bawang ay binatan natin. Tapos, ito yung muso niya, no? Sakto lang, guys, no? Na hindi siya lulubog, no? Ayan. So, guys, after 1 day, guys, no? O 2 days, marami ng ugat yan, no? Okay. Job well done tayo, guys. Mapapansin nyo, guys, no? Ito yung mulberry ko, no? Yan. Isang linggo na siya, guys, no? Nakakatuwa, guys, no? Marami na siyang ano, no? Sibol na mga sanga, no? Yan. Ito, guys. So halos lahat, guys, no? Maging yung kulay green na akala natin hindi natutubo, no? Meron din na pala, no? Yan, guys. Yan. Kumusta naman yung ating ano, grapes? Okay, positive naman, guys, kasi nakita ko meron na sumisibol na
ang bumubukang sangan. Ito pa guys, oh. Sa okay guys, no. Ito pa guys, no. So after mga 3 days guys, makikita natin yung usbong ng sanga nito guys, no. Ayan. Okay. Nakakatong isipin guys, no, yung ating mga tanim, no. Bagamat may mga ilan-ilan na namamatay dahil sa paglipat, no. Pero karamihan naman ay nabubuhay, no. Kaya simple lang guys, no. Kasama talaga sa karanasan natin na minsan mat, no, mamatayan tayo ng isang, no, halaman, no. Pero mas marami nabubuhay. Nakakalungkot lang guys, no, kasi ilang bis na akong nagpunla ng ampalaya hanggang hindi pa sumisibon yung ampalaya. Ewan ko ba dito, no, pang ilang punla ko na itong ampalaya. Ito naman guys, ito yung punla ko ng punla ko, nagkakamali guys, ito yung sa bato, kamati sa bolit to. Anyway guys, no, tinanong natin pag lumaki. Okay, so, kumusta naman yung talong natin guys, kumusta yung talong natin guys, ito po, no? Yan. Sumisibol na, yan. Yung punla naman natin na teric guys sa lupa, ayan guys, oh, sumibol na, no. Dito may isa ng sibol, dito meron ng isa rin, dito naman may dalawa na, dito isa, dalawa, dalawa. So how's that guys, may sumibol na, no. Ngayon guys, no, nilagyan ko siya ng ano guys, yung pinaka bubong niya, no, pansamantala para hindi na papaso yung ating talong, no. Ayan. Ayan guys, no, pinaka sundero niya. Mamaya andun na yung araw mamaya, kaya masisilungan na siya, no. Sayang kasi umaga pa lang, hindi pa siya na sisilungan, no? Pero mamaya pag ando na yung araw sa doon, no? Doon yung ating talong ay masisilungan, no? Okay guys, salamat sa panood. Ay grabe, init. Kaya kumisang guys yung mga gulay natin, no, kawawa, no. Yung nakakatawa guys yung sitaw natin, no. Halos 6 feet na ang taas niya, no. Ayun guys. Yan. Ayun na. Pati dun sa kabila. Ayun. Okay. Okay guys, so uwi muna tayo, tapos ito naman ay ating iuwi sa bahay, no, kasi gagawa tayo ng, no, yung agapangan ng sitaw, no, saka yung kung sakali yung pala tumubo, no. Imbis na gagawa tayo ng net, ay bibili tayo ng net, no. Gawin na lang tayo, no. Madali naman itong gawin. Okay guys, tara muna, uwi na tayo, ah.